Hey, magandang umaga, tanghali, or gabi, wherever you are. So in this video, mag-unboxing tayo ng RTS. This is from Madam Christina. Okay, buksan natin. Kasi sabi niya, dinagdagdan daw niya. Nai-excite ako kung ano yung dinagdag. Galing din, ano? Ano oh, talaga naman. Oh, wow, ang ganda. Super nice yung ginagdag. Ayun nga. Wow, ang ganda naman sa dinagdag. Oh, pakili-kili pa. Wow, si Madam. Ang bait naman ni Madam. Next. Oh, ito din. Ang ganda din ito. Oh. Nakakatuwa naman si Madam. Ang galing naman. Ayan. So, siya talaga ito si Madam Christina. Oh. Asa na yung sinasuli ko sa kanya? Ba't wala? Hindi niya sinuli. Hindi niya sinuli eh. So, yung nire-reklamo niya na may bakbak dito, hindi naman niya sinuli. Asaan na yun? Kaya pinalitan na lang niya ng dalawa. Ganun ba yun? Well, okay lang. Thank you, Madam Christina. Oh, ayan. Ito yan eh. Alam mo, tigo 150 nga lang bigay ko dito eh. Pati yung isang ganda, maganda yun. Yung hindi niya sinali. Hindi niya sinali na sinuli. Pinalitan lang niya ng ganito. Maganda kasi yun, may brand. Saka, pwede kong re-retoke yun. Oh, di ba? Dikitan ko lang ng mga sticker. Kasi di naman siya nakikita eh, sa gilid lang. Kung baka nag-change yung mind niya, hindi ayaw na lang niyang isole or whatever. Kunti lang naman yung bakbak. Kunting-kunti lang talaga yun. Kasi ano, ang nangyari kasi doon, meron siyang rubber lining. Ang ginawa ko, kumuha ko ng acetone. Eh, syempre, ginanyan ko, di ba? Eh, nasubrahan ng ano, di, kaya para siyang nagbakbak. But actually, hindi yun bakbak. Dahil lang yun sa pagrarab ko ng acetone. Kaya parang nabakbak siya. Oh, ito, sinuli niya eh. Hindi siguro siya nagagandahan dito. Actually, ang ganda din ito kaya. Promise. Well, anyway, Madam Christina. Kung nasaan man yun, kung nag-change yung mind mo na isuli yun, tapos tinalitan mo na lang dito, okay lang. Thanks a lot. Thank you very much. Saka ano yun eh, parang bago talaga yun. Bago. Maano pa yung mga hardware, as in. Sa kanya pa lahat ng zipper, pati sling. Saka may brand yun. Oo. Kaya hindi na lang niya sinuli. Tinalitan na lang niya ng ganito. But anyway, thank you very much. Okay. So that's all for today's video. See you on my next upload ulit. See you on my next unboxing sa mga RTS. RTS to mga me. Return to sealer. Ni-return sa... Siyempre nagtitinda ako ng bag. Siyempre nila nagustuhan. With the price of 150, siyempre ano ini-expect mo sa 150? Siyempre naman. Pero pwede pang gamitin, of course. Pwede nyo pang i-rampa yung 150 na yan. Di ba? Ano yung ini-expect nyo sa 150? Yung parang galing sa mall, sa SM, na gano'n eh. Mga ordinary bags nga doon eh. Ay, Diyos ko Lord. Above 500. Tapos wala pang brand yun ha. Hindi ba masyadong quality.
Siyempre, anong ini-expect nyo sa 150 pesos na bag? O, diba? Ayan ang ganda nga nito. Siyempre, okay tayo, diba? So, what did you expect sa okay? Second hand na yun, gamit na yun, or tinatapo na yun, pinulot lang, nilinisan, o, ganyan. Ang pagbili kasi ng okay-okay is, ano, is a risk. Risk talaga yun, lalo na online, na hindi mo talaga nakikita bawat detalye ng ano, material. So, anong ini-expect mo? Perfect. So, jackpot ka lang pag naka-perfect ka ng maganda. Diba? Jackpot ang tawag dun. Pag nakakuha ka ng very nice talaga, as in perfect. A la brand new. Diba? Siyempre, may presyo din yun. Alam naman ng mga seller na maganda yun. Marunong din naman mag-appraise yung mga sealer, no? Alam mo naman, ibigay niya ng 150 lang yung very maganda, branded, ganyan. Diba? May idea din naman kami sa presyo ng mga item namin. Okay? Parang napahaba yata ang kwento. Ay, nagbabay na ako kayo na. So anyway, ngayon nababay na talaga. So see you on my next upload.